Ray, nadagdagan ba yung mga lugar na may wind signal at ano ang magiging weather situation natin mamayang hapon sa Sona? Katatangali, Ella, at sa ating mga kasambahay, patuloy nga na lumalakas itong bagyong si Egay habang lumalapit dito sa ating bansa. At mas maraming lugar ngayon nakataas ang wind signal. Pero kaninang alas sa 10 ng hapon, ito yung mataan ng pag-aasalayong 525 kilometer sa silangan ng Baler Aurora. Taglay ito ngayon, lakas ng hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 185 kilometers per hour. Base dun sa wind signal map ng pag-aasa, makita natin yung kulay dilaw ay yan yung mga lugar ngayon nakataas ang wind signal number 2. Kasama na dyan ang area ng Catanduanes, yung ilang bahagi dyan, yung eastern section ng Camarines sa Sur at saka yung Albay at Camarines Norte. Diyan sa may northern part ng Luzon, yung silangang bahagi ng Cagayan at Isabela, magiging Quirino at Aurora. Makakaranas po dyan ng mga pagbugso pa rin ng hangin sa loob po ng 12 oras. Yung kulay blue naman na yan, majority o malaking bahagi ng northern at central Luzon, kasama ng ilang bahagi ng central Luzon at doong southern Luzon kasama po dyan. Nakataas naman po ngayon ng wind signal number 1 hanggang dito po yan sa eastern of Visayas, kasama rin po yung mga lalawigan po sa Samar area. Ayon sa pag-asa, within 36 hours, makakaranas din po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Upag-uusapan naman yung rainfall o yung mga pag-ulan. Ngayong araw po, magiging maulan sa area po ng Bicol at yung ilang bahagi pa rin po ng Cagayan, Isabela. At dun sa forecast track nga po ng pag-asa, posible na ito pong bagyong si Egay ay tahakin ito. Yan yung makikita natin yung direksyon. No? Yung pinakamata nitong bagyo ay maaari pong dumaan dyan sa may mga isla po ng Batanes by Wednesday. Yung pinakamalapit po doon sa kanyang mata ay maaaring dumaan po dyan sa may area po ng Batanes. At yung pinakasirkulasyon nito ay maaaring maapektuhan yung malaking bahagi ng northern at central Luzon. Patuloy nating obserbahan kung yung bantrak na yan ay bababa yung magiging direksyon ng pinakamata nitong bagyong si Egay at maposible nga na ito ay maging super typhoon at maaari po tayo mag-raise ng wind signal number 5 dyan po sa may area, particularly sa may area po ng Batanes. Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo.